po sa lahat. Napakabilis talaga ng panahon. Pangalawang Thursday na po ng April. Kumusta naman po kayo? Sana'y ang lahat ay nasa maganda at mabuting kalagayan. Isa po muling mainit na pagbati mula dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bagong nanonood at nakikinig sa ating programa, ako po si Silver. Last week, ang pinag-usapan natin sa ating devotional ay ang tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. Si Buddha ay patay na. Si Muhammad din ay patay na. Si Confucius ay patay na rin. Pero ang ating Panginoong si Jesucristo ay buhay. Hallelujah! Para sa ating mga believers in Christ, we have hope for eternal life. That's why we share, we tell everyone, we go and we preach to the ends of the earth, and we proclaim Jesus is King and Lord of Lords because He is risen. Amen po ba? Ang dugo ng ating Panginoong Jesus ang ibinuhos para sa atin upang ang lahat ay maligtas. Nasubukan nyo na po bang masugat ang inyong mga daliri? Ano ang una nyong ginawa? Ang ilan sa mga tao ay naglagay ng kanilang daliri sa kanilang mga bibig upang panatilihing malinis ang sugat. Ang iba ay nagdiin sa hiwa upang matigil ang pagdurugo. Pero meron ding mga tao na mahinahong pinanunood lang kanilang daliri na dumudugo, na namamangha sa kung paano gumagana ang dugo. Kung iisipin mo, ang dugo ay kapansin-pansin. Ayon kay Google, girls have around 10 pints of blood in their bodies. Katumbas ito ng 13 Coke in cans. Ang mga lalaki naman ay may mga 32 ounces more. Blood serves a variety of roles in our bodies. Nagdadala ito ng oxygen at nutrition sa mga cell and carries away carbon dioxide at iba pang mga basura sa ating katawan. Dinisenyo ng Diyos ang iyong katawan upang patuloy na lumikha ng mga red blood cells. Ngunit ang iyong dugo ay naglalaman din ng disease-fighting white blood cells and platelets that helps your blood clot. Ang dugo ay hindi lamang isang oozy, gooey fluid, ito ay isang buhay na bahagi ng ating katawan. Bago natuklasan ng mga scientists kung paano nag-work ang dugo at naintindihan kung paano ang dugo ay panatilihing tayo ay mabuhay, noon pa man ipinaliwanag na ng Diyos sa mga Israelita ang kahalagahan ng dugo. Kung meron po kayong Bible sa inyong tabi, buksan po ninyo at tignan sa Leviticus 17:11. God said, "The life of the body or creature is in its blood." Ang buhay ng katawan ay nasa dugo nito. Ang dugo ay inilalarawan bilang pinagmumulan ng buhay sa loob ng isang nilalang. Nais ng Diyos na maunawaan nila ang koneksyon sa pagitan ng dugo at buhay dahil kailangan nilang maunawaan kung paano ang dugo ay bahagi ng kanilang relasyon sa Diyos. Sa Old Testament, God requires a blood sacrifice for the payment of sins. At ang mga tao ay patuloy na nagsasakripisyo. Nag-aalay sila ng mga malilinis na hayop according to the standards of the law at kakatayin at iaalay nila ang dugo sa altar. Marami tayong mababasa sa Old Testament tungkol sa blood sacrifice. Binibigyan din ng talatang ito sa Leviticus 17:11 ang kabanalan ng dugo at ang mahalagang papel nito sa mga ritual ng pagbabayad sala at pakikipagsundo sa ating Diyos. Binibigyang diin din ng ating verse ang alituntunin ng atonement o pagbabayad sala sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang atonement o pagbabayad sala ay tumutukoy sa proseso ng pakikipagkasundo ng sangkatauhan sa Diyos at pagpapanumbalik ng nasirang relasyon na dulot ng kasalanan.
sinaunang kultura ng mga Israelita, ang reconciliation o pagkakasundo na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga offering na hayop. Ang dugo ng hayop ay nagsisilbing kapalit para sa buhay ng makasalanan. Nagsisimbolize ito ng pagdadala ng kaparusahan para sa kanilang mga kasalanan. God's provision of blood for atonement underscores His role as the ultimate authority and source of redemption. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga Israelita ng dugo ng mga hayop para sa pag-aalay, ang Diyos ay nagtatag ng isang paraan kung saan maari silang humingi ng kapatawaran at restoration. This ordinance reflects God's mercy and grace towards His people na nagbibigay sa kanila ng isang tangible na paraan upang tugunan ang kanilang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran to be reconciled with God. While Leviticus 17:11 pertains to the sacrificial system of the Old Testament, it also carries profound theological significance within the broader context of biblical revelation. Ang pagbibigay diin sa blood atonement ay naglalarawan ng pinakahuling sakripisyon ng ating Panginoong si Jesucristo na ang ibinuhos na dugo sa krus ay nagsisilbing perpekto at huling atonement for the sins of humanity. In Christian theology, Jesus Christ is often referred to as the Lamb of God, whose sacrifice fulfills and surpasses the sacrificial system of the Old Covenant. Ang dugo ni Kristo ay nag-offer ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Gusto ko lang po na i-emphasize na nang namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, He spilled His blood as a payment for everybody's sin, including you and me. Lahat tayo kasama. Kapag hinihiling natin ang kapatawaran ng ating Panginoong Hesus at inilalagay ang ating tiwala sa Kanya, nililinis tayo ng Kanyang dugo sa mga mata ng ating Diyos Ama. Alam nyo ba na noong panahon na si Jesus ay pinahihirapan at noong ipinako sa krus, maari siyang tumawag ng mga legions na mga anghel upang mailigtas siya. Pero hindi niya ginawa yon. Sa halip ay nagdusa siya ng isang masakit na kamatayan. Kusang ibinigay ang kanyang buhay at dugo upang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos. Naunawaan ng ating Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng dugo. And now, by knowing Jesus, we can too. As you thank the Lord for healing your cuts, scrapes, and wounds, also thank Him for His death on the cross. Dahil sa kanyang dugo, maaari tayong maging pure sa harap ng ating Diyos. Binigyan tayo ng libreng kaligtasan. Our salvation is free, but it is costly because Jesus shed His blood for all of us. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, kinikilala namin ang kahalagahan ng dugo ng iyong banal na plano ng pagtubos, recognizing its central role in the rituals of the Old Covenant. At ang pinakahuling katuparan nito sa sakripisyo ng iyong anak, ang aming Panginoon na si Jesucristo. May we never take for granted the price that was paid for our salvation. As we ponder the depths of your love na ipinakita sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo, kami ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Lumalapit ako sa iyo ngayon, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako, Panginoon, na mamuhay ng karapat-dapat sa sakripisyong ginawa mo para sa amin. Hinahangad po namin na parangalan ka sa lahat ng aming ginagawa. We pray for a deeper understanding of your grace and a greater appreciation for the magnitude of Jesus' sacrifice. May your Spirit guide us as we strive to walk in obedience and faithfulness, bearing witness to your love
and mercy in a world in need of your saving grace. As we move on with life, my Lord, may your presence go with us, filling us with your peace and empowering us to live as instrument of your grace and reconciliation. In the name of Jesus, our Redeemer, our Savior, we pray all of this. Amen and amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ninyo muli ang ating bago pang mga weekly episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat nga pala sa lahat ng mga nagbe-message sa akin. You guys gave me inspiration to continue this work. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Ang lahat po ng ating episodes ay nandun. Ang pangalan po ng aking YouTube channel ay ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.